In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Did you encounter God? Did you already see God? Or did you experience God in your life? Nakasalamuha niyo na ba ang Diyos? Naranasan niyo na ba ang Diyos? O nakita niyo na ba ang Diyos? Napakahirap naman para sabihin mo sa mga kapwa, "Uy, nakita ko ang Diyos. I saw God. I experience God." Siguro may difference ang tao nito. Paano sasabing nakikita ng Diyos? Hindi naman natin nakikita ang Diyos. The Gospel today says, "As the Father loves me, so I love you. Remain in my love. Just as I kept my Father's commandment and remain in His love, just as I kept my Father's commandment and remain in His love." One of the most radical, yet basic and profound Christian tenet or teaching is this statement: God is love. Can you repeat that? God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pagmamahal. In Ginoo Lugudia. This is most basic. You don't have to be a scientist or a theologian or a philosopher or to be educated to understand this. Ang Panginoon ay pagmamahal. There is this theologian, a German theologian in our 20th century. His name is Rudolf Otto. He described one of the basic ways of experiencing the transcendence or the holy. Sabi po nitong theologian, nung seminarista pa kami, alam po ito ni seminarian Mark Lerit, nararanasin natin ang Diyos, ang banal, dalawang paraan. We encounter the holy, the divine, two ways. Una po, in Christianity, the holy, God the Father, or even Jesus Himself, is experienced in two forms. Number one, first, as mysterious, may I repeat? Mysterium tremendum. What is that? It's called mystery that repels. Yung malakas na karanasan, it's sometimes it's dreadful, fearful, on overcoming and overwhelming an aspect of the divine appearance. Halimbawa, munti ka na lang na aksidente. Konting-konti na lang, namatay ka na. Pero nabuhay ka. You felt you were saved. That is called mysterium tremendum. O may malakas na bagyo, malakas na bagyo, nasa labas ka, suddenly you were saved. You were saved from that great storm. Mysterium tremendum. You can make your own experience that you encounter God in tremendous ways, in mysterious ways that are so strong na hindi natin makakalimutan. There's a second way to experience God, according to our theologian Rudolf Otto. It is called mysterium fascinosum. What is that? Mystery that attracts. The mystery that fascinates, by which humans are irresistibly drawn into the glory, the beauty, the adorable quality, the kindness, the goodness, the charity, and the blessings that's redeeming and salvation that brings salvation bringing power. Yung karanasan ng pagliligtas, hindi naman malakas, walang bagyo, walang malakas na karanasan na nanginginig ang mundo, pero yung katahimikan lamang ng ating karanasan
ng kabutihan, pagpapatawad, pagbibigay, pagtulong, kagandahang loob. I remember 1 Kings 19 when Elijah was seeking God in a mountain in the forest. He was looking for God and Elijah wanted to meet God. And then there was this tremendous storm. May dumating na malakas na bagyo. Hinahanap ng Diyos, wala. And then suddenly, there was great forest fire. Nagkaroon ng sunog. Dun sa kugubat, wala ang Diyos. And then, there was an earthquake. A great earthquake in the jungle, in the forest. But he did not see God. And then there was great wind. Malakas na hangin. Wala ang Diyos. And then suddenly, there was a tiny whispering sound. And then Elijah knelt and hid his face and said, God, why are you here? Naranasan ni Elijah ang Diyos, hindi po sa malakas na bagyo, malakas na hangin, malaking sunog, o doon sa malaking dilubyo, tinatawag natin earthquake. Naranasan ni Elijah sa munting tinig. We experience God in simple ways. In the everydayness of our life. Meron nga po akong libro nung seminarista kami. Ang title ng aming libro, The Quiet God. Ang Diyos natin, hindi mahingay. Hindi mahingay. Ang Diyos natin, hindi po, wala po siyang malaking microphone. Wala po siyang malaking sound system. Ang Diyos, wala siyang wang-wang. Wang-wang-wang-wang. To get your attention. Wala pong ganun ang Diyos. He does not need one anyway. But our God is a quiet God. Kaya hindi ko po makalimutan ng librong ito. I would not also forget my father. Kasi nasa seminaryo kami, kailangan ko yung libro. Wala pa akong nabili. Wala pa cellphone noon, wala pa text. Dumating ang tatay ko sa seminaryo. Sabi ko, pa, pakibili mo naman ako ng libro. Kailangan ko kasi, available daw ito sa Manila. Can you buy me one? Anong title? Sabi ng papa ko, The Quiet God. Sige, sir. Huwag mong kalimutan na pa, The Quiet God. Gusto mong ilagay yung sulat ko? Huwag na, memorize ko na, sabi ng papa ko. So, after a week, dumating ang papa ko. Siyempre, para makakatch up po kami sa klase namin, textbook namin yun, The Quiet God. Dumating ang tatay ko, ang dala ng libro, The Silence of God. Ibang libro. Anyway, pumasa naman po ako. Pero, I would not forget that book. But it simply says the same thing. Ang Diyos natin ay tahimik. Hindi sumisigaw. Hindi maingay. Hindi kailangan yung mga malalaking posters because He lives in the quiet. I encountered God in Caritas Pampanga. I was assigned there in 14 years of my life. I think in 1993 as a deacon until 2009 I was there at SACOP as a volunteer, as a assistant director, and later on as a director. I was there in the middle of the eruptions of Pinatubo, during the destructions of Lahar, during the rehabilitation after Pinatubo. I was there through it all, from emergency, rescue, evacuation centers, and building of their houses. That is more than 7 years. And you know, in those experiences, those dire years and difficult years of the Pinatubo eruptions and the rehabilitations after, I experienced and encountered God every day. Ngayon nga sinusulat ko yung homily ko, napapayak ako to remember those days, the finest days of my life. As a young priest, as a young deacon, I encountered God in simple different ways, in people who worked with us, in people who needed our help, and even most especially to those who come.
to hell. It was one morning, dahil nakatira po kami sa opisina, doon meron po kaming parang kumbento, meron kaming sacristy sa labas, sa home building. Doon po kami nakatira, kasama ko po noon, yung naging governor, si Among Ed Panillo, I was his assistant. May dumating na mag-asawa with their children, 6 o'clock in the morning. 6 o'clock or 6:30. Hindi pa kami nag-breakfast, wala pa yung mga employees. Nanood daw sila ng TV ng gabi. Sa news, nakita nila yung devastation of Porac and Bacolor in those nights, sunod-sunod. And pinag-usapan nilang mag-asawa bago sila papasok sa trabaho, bago sila papasok sa eskwelahan yung mga bata sa Manila, they really have to go to Pampanga and give something. Kaya nung kumakatok sila, wala ko pong tao sa opisina, lumabas po ako. Yung mag-asawa naka-uniforme ng pag-opisina, yung mga bata naka-uniform ng pag-eskwela. Siguro after Pampanga, they go back to Manila to work and to go to school. And then they give me a check. And then sabi ko, sandali lang po, nakalak lang ng opisina namin. Bubuksan ko po, maghanap po ako ng susi. I will issue a check. I will issue you a receipt. No? Sabi ng mag-asawa, Father, wag na. You don't have to. Hindi, para po kayo masulat yung pangalan nyo, magpasalamat din po kami sa inyo. Sabi ng mag-asawa, Father, you don't have to thank us. In fact, we want to thank you for giving us the opportunity to help in these most difficult times. I do not remember the names, but I would not forget the experience I encountered God early that morning. Hindi pa pumasok ang mga kaopisina ko, dumating ang Diyos sa aming lugar. Every day, I witness and experience in our own experience when I was also a young seminarian at Bahay Pag-ibig. Alam niyo po yung Bahay Pag-ibig dito sa Pampanga, ang tawag nila, a house for the homeless elderly. Kung meron pong street children, mga batang lansangan, meron din pong senior citizen na walang bahay. Kung may street children, kung merong batang lansangan, may matandang tagalansangan. Yun po ang mga pinukulot at tinatanggap ng Bahay Pag-ibig. I was a young seminarian then, and I was assigned there during my apostolate days. And I would not forget the experience with the volunteers I work with. Doon po ako, naka-stay in po ako, pero may mga dumarating bago mag-opisina, bago pumunta sa trabaho, or after office works, o yung iba, mga mothers, they go. We all work together as volunteers. Yung iba, nagluluto ng pagkain. Yung iba, naglalaba. Yung iba, naglilinis ng corridor. Naglilinis ng mga kwarto, dormitories ng matatanda. Yung iba, pinapaliguan yung matatanda. Yung iba, naglilinis ng matatanda yung may sakit, yung may sugat. And you know, that experience for me were one of the highest experience of encountering God. We call it also a religious experience, an encounter with the divine. And I would not forget those volunteers. Their names are not written, their pictures are not recognized, but they go there every day. I see God in them. Maybe they're doing this not only because it's an obligation, or they were asked to, or they were mandated. They don't even have an organization, but they do it anyway. I could not forget that encounter with God, with the faces and passion and dedication of those who work at Bahay Pag-ibig. Every day in my parish today, at the Holy Cross, Sapang Bato, I also experience God. I do not go out unless necessary for blessings of the dead or some important experiences to calling to anoint. Pero hindi po ako nagmimisa for the past weeks. Dito lang po ako to keep safe for the safety of everyone.
Pero since our experience last year, lockdown, until today, meron tayong community pantry. Even before the community pantry, meron tayong soup kitchen. Niluluto natin pagkain, binibigay natin sa mga kabaryo, ating kaparokya. Every day, people will come bringing rice. There are people who will be bringing vegetables. There are people who will be donating. Nagtataka ako, hindi po nauubusan ang ating pantry. Mayroon pa po, bibigay natin bukas to another sector who will be working as front lines in our barangay. I experience God who is love here in our parish. Nandito ang Diyos. Nakakasalubong mo ang Diyos. Nakikita mo araw-araw. In fact, even this afternoon, while I was working on this homily, nandun po ako sa garahe kasi mainit yung kwarto ko. Ako lang po doon sa garahe. Suddenly, dumating yung isang taga Sapang Bato, si Jack Nunag. And then, I was writing my homily. I put side on side of my work. Nagipagkwento siya. And then, may dala po siyang pera. Then, tinawag ko siya, binigay yung pera. And said, Father, I'm thinking about our parish. After many weeks, you have no congregation. Nakasara ang simbahan. At hindi tayo tumatanggap ng maraming tao. I'm thinking about your sustenance. Paano kayo nakakaraos, Father? And even every day, you even give to those in need in our barangay and community pantry. And I was just smiling as he donated. And then I said, you know, Jack, I encountered God today in you. Salamat, Jack. More than what he gave, also, Ating Cora gave something today. I encountered God in you. It is an encounter not only in giving, but in you as a person. You can say to yourself, God is in me. And people can encounter God in me. Not only with money. No. Not only donations. No. Even with your time to help your others na walang nakikita. Tanda ninyo, God is a quiet God. Hindi naman po nagpapa-announce, sa totoo lang. Hindi naman nagpapakilala. I would like to speak to you in a more personal level. I witness God and I experience God in my most personal way, in my mother's caring, devoted love to my brother, Ryan. I'm sure I told you many times before, but I could not let go of this sharing without remembering my mother. My mother accompanied my brother who had his total renal failure. Every day, for every moment, my brother was in the hospital 3 times a week for his dialysis and hospitalization for 24 years of dialysis from 1991 until 2016. My mother never left the side of my brother. Ang dialysis po ng kapatid ko, nag-istar na 4 o'clock in the morning. Para by 8 o'clock ng umaga, tapos na po siya. By 9 o'clock, my brother can begin to work. My brother, my mother, they will wake up early in the morning for that first session. And together, they go through dialysis. Meron pang tayo na hospital. Madalas po yun pag may infection and different complications of dialysis work. And in between those experiences, 2 times, my brother had a kidney transplant. And the first kidney transplant in 1991 also, my mother gave her kidney to my brother lovingly, willingly. Kahit siya mismo hindi man sanay sa hospital. And you know, my brother, minsan pinagmisa ko siya sa bahay, Thanksgiving, after that dialysis and transplant, when my mother gave kidney to him, nabigla ako sa brother ko, nagsalita siya after the mass. Sabi niya, salamat po sa inyong lahat, kamag-anak namin, na tumutulong po sa dialysis ko, sa gastusin po namin sa hospital. Tapos sabi ng kapatid ko, at sa kakahulian po, gusto kong magpasalamat sa nanay ko,
kasi ang nanay ko po binigay niyang bato niya para sa akin. Naranasan ko po ang nanay ko, dalawang beses po ako sinilang. Nung sinilang po ako, birthday ko, 1976, I was born by my mom, given life in that day. But today, after my transplant, sinilang ako ng nanay ko muli, ibinigay niya ang kanyang bato sa akin. Ang sabi po nung sa kapampangan ng kapatid ko, eh naku mo po, kinilik mako. Do you know yung kinarga? Yung piggyback? He did not only carry me on their back, pero ginapang na ako. Alam po salitang gapang, yung you're already crawling, parang nakadupa na kayong pareho, pero hindi pa rin siya sumusuko. All the while, through those 24 years and more, I'm a witness that in our house, in our home, in our family, my mother was the face, the hand, the heart of God in our midst. Naranasan ko po, personal, nakita ko po, harap-harapan, nakasalubong ko po, araw-araw, ang tunay na karanasan ng Diyos. I'm sure you hope you have these experiences. And I would like to tell you to see that God is indeed is alive, so much alive in us. Kahit sa mahirap na panahon ngayon, the more God you realize is with us. When my brother died, and when I visit my mama, he always tells me, what I gave to your brother is not enough. Kung may binigay ako sa kapatid mo, kulang pa. Kulang pa. It's just like a dream. Balaman, inat ko mo, kabiles, alane. Kulang pa. You realize how my mother loves my brother? After giving almost entirely her matured life as a mama, parang sinasabi niya, kulang pa, kulang pa. Ang tunay na pagmamahal, hindi nakukwenta. Hindi sinabi, dami ko nang binigay sa'yo. Magastos ka naman, pagod na ako. Because when you are with God, and you bear the heart of God in your life, you would always see that love is eternal. It does not really end. It's never exhausted. I believe God is in you. God is love. And I'm sure all of us, we have love in our hearts. Did you experience God in others? I want you to celebrate that and thank the Lord. Then never forget those moments that you experienced God and encountered Him in your lifetime. Proclaim it. It's the good news. We need it to give hope to those who might forget that God is very alive in our times. Buhay na buhay ang Diyos sa ating panahon. Lalo na sa panahon ng kahirapan. If you are only sensitive to see, to go back to that experience, God is love. At sa panahon na ito, maraming mga taong kailangan marinig ang kwento natin. Sa ating mga karanasan, nandyan ang Diyos. Tahimik nga lang. As God is love, God is in you. And there is love in you. I would like to ask you, did they experience God in you? Naranasan na ba ng ibang tao ang Diyos ay nasa iyo? O nakakasalamuha ba ang Diyos ng mga ibang tao sa iyo kahit hindi nila napapansin? Because you know that experience of mysterium fascinosum, that the love of God that is very beautiful in you and in me, let us not give up in this wonderful faith. Did they ever encounter God in you? If it is so, I pray that your joy may be complete. Did you encounter God? I hope you did. I'm sure you did. And did they encounter God in you? I hope so. And I challenge and invite you to do so. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.